ilang araw nga po daw matapos sa inabas yung listahan, may mga nag-file na nga po ba ng, sa ATC ng petition for delisting? At ano rin po yung mangyayari kung hindi po sila makapag-file ng delisting sa loob daw po ng itinakdang araw? 15 days, they can file a petition for delisting. Ngunit, alam mo, yung mga Abu Sayyaf, hindi na magpa-file yan dahil talaga namang terorista mga yan. E di, mag-file sila, sina Sison. Mag-file sila. May warrant of arrest nga yan. E di, pumunta siya dito. At panagutan pa niya yung iba pa niya mga kasalanan. Yan ang makikita mo na sa anti-terrorism law. Mayroon pa mga provisions na petition for delisting. May pagkakataon sila kung hindi sila terorista. Pero palagay mo ba, yung Central Committee members na yan ay lalabas sila? Secretary, ito po ba daw na hakbang na ginawa ng ATC ay hindi naman po ba violation sa right to due process ng mga nasa listahan? Hindi violation yan kasi meron na nga sila mga warrant of arrest at saka nandito sa section ng ano ng section 25 ng Anti-Terrorism Act na maari mag-designate iba pa yung prescription. Pwedeng i-designate dahil nandoon na sa listahan ng United Nations Security Council at saka nasa listahan na rin ng ibang mga bansa tulad ng Estados Unidos, New Zealand, Canada, Australia, European Union. Nandun na, yun ang sinasabi natin. Dahil sa dami ng kaso nila, ay nalista na sila, pati sa ibang bansa. At mayroon na rin proclamation ng ating Pangulo na terrorist sila, CPP-NPA, noong December of 2017. Itong ginawang ito ng Anti-Terrorism Council ay formalization lamang ng napakarami ng designation sa Communist Party of the Philippines and the New People's Army. At ito ngayon, designation sa mga specific persons ay naaayon na rin dyan sa designation sa Section 25 ng Anti-Terrorism Act. Eh, sino pa bang uunahin nating i-designate na mga personalities? Si Sison ba? Nagdi-deny ba siya na siya ang chairman ng CPP-NPA? Yung mga nandyan, na 11 pa, nagdi-deny ba sila samantalang napakarami na naming mga report at information tungkol sa kanila? Dumaan lahat ito sa sistema ng intelligence ng armed forces at NICA at iba pang ahensya.